ang salita ng Diyos ay buhay sa ating mga puso. Halina't ating pakinggan ang pagbubulay-buhay ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Gandang araw, mga kabatang Minor TV. And happy Monday, no? And happy Easter din sa inyo lahat. Ako po si Brother Pip Silverio, Batang Minor, Batch 1995. Ang Ebanghelyo po sa araw na ito ay dinala ang aking pagninilay doon sa hindi naman luma pero hindi rin naman bago na pangyayari na sa ngayon, no? Na nangyayari sa atin. Due to this pandemic, after a year, nakadiscovery na ng gamot, no? Not really a gamot, but a vaccination in order to prevent na magkaroon pa ng maawa pa ng COVID ang mga tao. And just like this situation that we're in, na there are different school of thoughts na tumatakbo, no? Maaaring merong hindi naniniwala na effective pero magpapasaksa. Maaring yung iba naniniwala pero mas natatakot doon sa side effect ng tatanggapin nilang vaccination. Meron din namang talagang hindi naniniwala na effective yung vaccination. Kaya pipiliin na lang nilang hindi magpasaksak, no? Yung magpabaksin. And the reason why I had that kind of reflection is in the gospel today, during the middle part of the gospel, no? When the soldiers accompanying the women going to the tomb of Jesus, discover that the corpse of Jesus is no longer in the tomb itself, tumakbo sila and they went to the high priests, no? Siguro to the Pharisees, to the Sanhedrins, na nireport nila na nawala yung katawan, no? Ito ay matapos na sabihin ni Jesus doon sa mga kababaihan na go and tell my disciples to go to Galilee and there I will meet them. And these soldiers were told, no? And up to the extent na binayaran pa nga sila, na ipagkalat na ninakaw o hindi talaga totoong nabuhay ang Diyos o si Kristo. And it brought to my attention ito para dito sa buhay-buhay. Sa buhay natin talaga, merong mga bagay na obvious na pero hindi mo pa rin pinaniniwalaan. Nandiyan na pero hindi mo pa rin hindi ko pa rin tinatanggap. Tulad ng vaccination na to, no? Yung mga ilan sa kababayan natin na ayaw pa magpa-vaccine. Pwede na nga sila. I've heard some stories nga. Like for example, a classmate of ours, no? Supposedly, hindi pa naman dapat masasaksakan si the father. But since there are those people na nag-back out, so yung slot para sa mga nag-back out, ibigay sa kanila. So meron pa rin mga tao na hindi naniniwala. And just like in the gospel, no, matapos na nung namatay si Jesus, nung mga bayubay sa krus, no, diba nagkaroon ng event doon, dumilim, nahati ang tela sa templo, diba? At nasabi ng mga Pariseo mismo at ng mga elders that time na he is truly the Son of God. But still, after 3 days, no, after the resurrection, meron pa rin mga hindi naniniwala na siya'y nabuhay magmuli, na siya'y anak ng Diyos at talaga namang mabubuhay muli. Meron pa rin hindi naniniwala. At ito yung napakagandang pagkakataon, no, para sa atin na tayo mga nagninilay, tayo mga naniniwala sa Kanya, na sa unang araw ng after ng Easter Sunday ay simulan natin, no,
na ako mismo simulan ko na yung paniniwala na there will be sunrise after, you know, the evening, there will be the sun will shine after the rain, no? Katulad na pinagdadaanan natin ngayon, may kumpara natin sa isang madilim na pangyayari sa buhay natin lahat, itong COVID na to. But there's still hope, katulad ng ginawa ng Diyos, na ang Diyos mismo, inalay niya yung kanyang sariling buhay para sa kaligtasan natin. At tayo rin ay hinahamon ng Ebanghelyo na kahit na walang magpakita ng Jesus, no, in person sa atin, tayo lamang ay patuloy na maniwala, magtiwala at huwag paghinaan ng loob, ang nabuhay na Jesus ang siyang magliligtas sa atin, ang siyang talagang pag-asa natin, no? Siyang sagot dito sa ating pinagdaraan at sa lahat ng ating pinagdaraan. Mga kabata ng TV, no? Sana itong aking pagninilay, munting pagninilay na ito dito sa Bulay Buhay ay makatulong, no? Sa inyo rin pagsariling pagninilay. And also, I'd like to take this opportunity, kung bago ka lang sa page na to, i-like mo, mag-subscribe ka, no, dito sa Facebook namin, Batang Minor TV, ganyan din sa YouTube channel namin with the same name, Batang Minor TV. Muli, ako po si Brother Pip Silverio, mag-iingat sa inyo isang happy Easter, and I hope everyone will have a great week ahead. Thank you and have a great morning.